Hindi mga nasa kalagayang kapahamakan, mga napapahamak. Eh, sa kanila, malabo yung ebanghelyo. Hindi na naintindihan yan. Sa kalagayan yan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Nakita mo? Merong Diyos ang sanlibutang ito. Merong ibang dinidiyos ang tao. Siya ay yung dinidiyos niya, si Satanas, tinatawag siyang God of this world. Binulag ka ni Satanas kung hindi ka mananampalataya. Kaya ayaw mo tumanggap sa ebanghelyo. Pero kung tinanggap mong ebanghelyo, sumampalataya ka, may nangyari sa'yo. May spiritual na pangyayari sa'yo. Kumilos ang Diyos sa buhay mo. Inilapit ka sa Panginoong Kristo. Kaya nakarating ang ebanghelyo sa'yo, ito ay sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 6, walang makalalapit sa akin malibang siya'y dalhin sa akin ng aking ama. No one can come to me unless the Father draws him. Pasalamatan mo ang Diyos dahil nakalaya ka. Hindi mo kayang palayain sa sarili mo ang pagkakakabit mo sa demonyo. Diyos lamang makagagawa ng spiritual yan. Sa spiritual realm yan. Hindi ito sa physical realm. Sa physical realm, ang nakikita mo lang, ang palatandaan na ikaw ay nasa demonyo, ay ayaw makinig salita ng Diyos. Ayaw mo sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Tandaan nyo, walang neutral. Either nasa panig ka ng demonyo, nasa panig ka ng kadiliman, or nasa panig ka ng Diyos, nasa panig ka ng kaliwanagan. May resulta sa bawat iyan. Kung manatili ka doon sa panig ng demonyo, alam mo na ang kahantungan mo pag kinuha na ang buhay mo. Ang tao, parehong yung mapapahamak, may eternal life din siya. Diba? Kasi yung kalimitan, ang sinasabi lang na eternal life, yung eternal life doon sa piling ng Diyos, maluwalhating buhay, yung tunay na buhay. Pero meron din eternal life ang mga mapapahamak. Pero yung eternal life na spend nila yon, guguli nila yon sa eternal fury, sa eternal damnation. The gospel is transformative. Ang ebanghelyo, mga kapatid, yan ang nakapagpapabago sa atin. Hindi mo pwedeng baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang gawin yan. Maaring idealistic ka at sabihin mo, kaya kong baguhin ang sarili ko. Madali yan lang yan. Gagawa lang ako ng resolution, di ba? Every new year. Resolution number one, hindi na ako magaganto. Ganto na nagagawin ko. Resolution number two, napakarami. Di ba? Maaring masunod mo yan, magawa mo yan. Pero pasamantala lang yan. Pag may nag-trigger sa'yo, may pangyayari na makapagpasiklab sa'yo, balik ka na naman doon sa dati. Hindi mo matatakasan yung iyong kalikasan. Yung nature mo ng pagiging makasalanan. Kaya ka nagkakasala sapagkat ikay makasalanan. Akala ng tao, kaya siya nagkakasala is magawa siya ng kasalanan. Hindi. Tandaan mo, kaya ka nagkakasala dahil makasalanan ka. Every born individual is born a sinner. Makasalanan na sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Kaya sinner, yan ang nature mo. Ano gagawin mo? Eh di gumawa ng kasalanan. Pero once natanggap mo ang ebanghelyo, doon babaguhin ang nature mo. You will become holy. Matatawag kang saint. Matatanggap mo ang kabanalang galing
sa Diyos. At dahil nabago na yung nature mo, mamumuhay ka na sa kabanalan. Makasusunod ka na sa kalooban ng Diyos. Hiwalay ka na sa kapangyarihan ng demonyo. Wala ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Masasabi mo na, hindi na. Ayaw ko nang gawin niyo. Yung kasalanan niyan. Pero kung wala ka sa Diyos, hindi masasabi. Masasabi mo nga, pero hindi magagawa. Ano lang yon? Illusion lang yon. Natakasan mo ang kasalanan. Kung ikaw ay wala sa Panginoon. Masasabi mo lang na natakasan mo na. Hindi natakasan pa lang. Ha? Natakasan mo na ang pagiging makasalanan kung nasa Diyos ka na. Kaya the gospel is transformative. Hindi ito na kasi kalimitan, ito ay akala nila ang gospel is if then. Ano ibig sabihin ng if then? Kung gagawin ko itong tama na ito, then, no, iibigin ako ng Diyos. If then, ibig sabihin, kung gagawin ko to, na tama na ito, kaya iibigin ako ng Diyos. Kung kaya. Yan. Yung if then sa Tagalog, kung kaya. If I give more money to the missions, kung magbigay ako ng maraming pera para sa missions, then God will provide me with a raise at work. Ibig sabihin, kung ako ay magbibigay ng pera, so susuporta ako sa mission. Eh ang Diyos, abay, papapalain ako. Hindi po ganun ang gospel. It is not if then. Kung iiwasan ko ang mga makasalanang gawain, yung mga sinful habits, then I will be spared suffering and humiliation. Hindi ako magdadala sa mga pagdurusa sa buhay na ito. Hindi ako makakaranas ng kahihiyan sa buhay na ito. Kung tanggalin ko na yung mga masama kong bisyo, hindi po ganun ang gospel. Ang gospel ay tumatawag sa atin na mamuhay doon sa because, therefore. So, hindi if then, kundi ang gospel daw ay because, therefore. Yan po yung relationship natin sa Panginoon. Hindi if then ang relationship natin sa Panginoon. Ang relationship natin sa Panginoon ay dahil. Kaya nga. Sabi sa Roma 5:1, tignan muna natin yung Roma 5:1. At malapit na po akong matapos. Tumitingin po ako sa oras. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Because, dahil, we have been justified by faith in Christ, dahil tayo ay itinuring na ganap. Kumbaga, pag sinabing justified, eh, na, mailalarawan mo sarili mo na sa hukuman ng Diyos. Ikaw, kriminal. Pero, sabi sa iyo ng hukom, sabi sa iyo ng Diyos, not guilty. Yun ang ibig sabihin ng justified. May kasalanan ka, kriminal ka, gumawa ka ng kasalanan, pero pagharap mo sa Diyos, not guilty. Yun ang ibig sabihin ng justification. Bakit? Kahit makasalanan ka, pinawalang sala ka ng Diyos by faith in the Lord Jesus Christ. Kasi sumampalataya ka sa Panginoon sa Kristo eh. Kaya inilapat sa inyo ng Holy Spirit yung bisa ng ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. At dahil dyan, therefore, we have peace with God. Hindi ka nakaaway ng Diyos. Hindi mo nadaranasin ang puot ng Diyos. Meron ka ng paikipagpayapaan sa Diyos. Because people are at war with God. Yan ang dinalalaman ng tao. Kung wala ka sa Panginoon sa Kristo, ha? Sabi mo, mabait naman ako. Nabubuhay ako ng tahimik. Wala ko inagrabyadong mga tao. Kaya, good times kami sa Diyos. May relasyon ako sa Diyos. Nananalangin ako sa Diyos. Pero hindi ka naman sumasampal tayo sa Panginoon sa Kristo. Siya ang kaligtasan mo. Siya ang iyong abogado. Siya ang harap sa Diyos. Ang ama, ang hukom, yung anak, ang abogado. Wala kang abogado. Kung ikaw walang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, wala kang relasyon sa Kanya. Paano ka ma-justify? Paano ka mapapawalang sala? Eh, napawalang sala ka sa pananampalataya. Then, therefore,
May kapayapaan sa Diyos. Because Christ died for us, therefore, we are forgiven. Dahil namatay si Kristo para sa atin, kaya nga, tayo ay napatawad ka. Yun po ang ating relasyon sa Diyos. Because, therefore, hindi if, then. Because Christ has fulfilled the law in our place, therefore, we are set free from its demand and penalty. Tinupad ng ating Panginoon sa Kristo. Dahil tinupad ng ating Panginoon sa Kristo ang batas para sa atin, siyang malilis sa atin, kaya nga, tayo ay napalaya na sa hinihingi ng kautusan at sa parusa ng kautusan. Dahil pag may kautusan, ang kautusan, nasasabi lang ng kautusan, valid ang kautusan kapag may parusa. Lumabag ka sa kautusan, ibig sabihin may parusa ka. Okay? Kaya dahil sa ginawa na ng Panginoon, hindi mo nang masunod, siya ang sumunod, ang Panginoong Jesus, absolve ka na sa parusa. Yan ang because therefore. Yan ang sinasabi natin na the gospel is transformative. And yan po pangatlo, no? Tingnan natin, no? The gospel is true, the gospel is central, the gospel is transformative. Yan. So, diyan ko po tatapusin yung ating paksain. At yun pong nagnanais ng kopya ng akin pong itinuro ngayon. Pwede pong humingi sa akin. Meron pa ako dito ang 10 kopya ng lecture ko dito sa What is the Gospel. Ay, mabibigyan ko po kayo kung interesado kayong makuha ang kopya nito. Ang ikalong bahagi, at hindi ko na po ito elaborate dahil nasa 30 minutos na po ako at nag-exceed na po ako ng 5 minutes. Kaya, ibigyan ko na lang sa inyo yung 5 truths about the gospel. Number 1, the gospel is rooted in the call of Israel and is consummated in the Messiah. Number 2, the gospel is what God provides. Hindi ito sa ano yung nire-require ng Diyos. Akala nila yung gospel, ano yung hinihingi ng Diyos na gawin mo. Hindi po. Ang gospel is ano ang ibinibigay sa'yo ng Diyos. The gospel is not an imperative, demanding things you must do. Ang gospel ay hindi ito mga bagay na pag-uutos. Ito ay indicative. Ito yung may sinasabi pagsasaad. The gospel is indicative. The gospel is declaring things God has done. Yan po ang gospel. Iniyahayag sa'yo ang ginawa ng Diyos. The gospel is not about human action. And what is the gospel? Therefore, the gospel is about divine achievement. Ano ang nagawa ng Diyos? Yan ang gospel. Hindi kung ano ang nagawa mo. So the gospel is about God's provision, not man's response. Hindi ito moralistic na, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo, hindi po. Kundi ano ang mahabaging ginawa ng Diyos. That is the gospel. Kaya masasabi natin na ang gospel ay tunay ngang gospel. At bilang pangwakas, ay ang atin pong kapatid ay magpapa-awit muli sa atin. Bilang tugon po sa ating narinig na mensahe ng Panginoon, tayo po ay muling ang awit, tayo po tayo. Ang ating panghuling awit, On Solid Rock I Stand. Awitin po natin. Thank you.
Nagpapasalamat sa araw na ito, Ama, na binigyan niyo ng pagkakataon ang lugar na ito na makatanggap ng ebanghelyo para sa ikaliligtas ng mga sasampalataya dito. Dalangin po namin, Ama, na kung meron man sa mga nakikinig dito na wala pa po sa inyo, hindi pa sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, dalangin namin, Ama, makasumpong nawa sila ng kaligtasang ito, naway ang Espiritu Santo ang kumilos sa buhay nila upang sila'y dalhin din kasama namin sa paglipat sa iyo pong kaharian. Aming Panginoon, na idinadalangin na ang gawaan ito'y naway magpatuloy upang marami pang makaabot, makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. Aming Panginoon, na idinadalangin ang aming mga kakilala, mga kaibigan, mga mahal sa buhay na wala pa po sa inyo. Nawa po, Panginoon, sila rin ay makasumpong ng kaliwanagan maalis sa kadiliman. Aming Panginoon, na ipinagpapasalamat sa inyo na dinala niyo po rito ang mga tao na ito sa pagkilos ng Espiritu Santo at nawa nga po'y maranasan nila ang pagpapala po ninyo. Sa pangalan lamang po ng Panginoong Hesukristo. Amen. So tapos na po ang ating